Ano? Tanong ko na nakatingin sa kanya nang nalalaki ang mga mata. Patay? Paano ito posible? Nakita ko siya. Ano ang nangyayari? Patay? Pulong ko na nakatingin sa kusina nang makalapit si Hayden sa akin. Baby, I'm sorry. Mahinang sabi niya na binuhat ako at inilagay sa counter na nakatayo sa pagitan ng mga hita ko. Hindi man lang ako nag-react. Hindi ako makagalaw. What on earth is happening? Anong nangyari sa mommy ko? Paano si Kyle, ang asawa niya? Baby, naramdaman ko ang kamay niya sa biwang ko at ang isa naman sa pisngi ko. Mukhang namumutla ka. Tumingin ka sa akin. Mommy, where are you? Sigurado akong hindi iyon panaginip. Alam kong nandito siya. I didn't imagine it. Nasa bahay ko siya at nag-usap kami. Paano niya sasabihin sa akin na patay na siya? Imposible. Mas bulong ko sa sarili ko kaysa kay Hayden. Hindi siya pwede, bulong ko ulit. Bigla kong naramdaman na binuhat ako ni Hayden na naka-bridle at naglalakad. Umakyat siya sa hagdan at pumunta sa kwarto ko. Pinuksan niya ang pinto at inilagay niya ako sa kama. Nilagay niya ang mga daliri niya sa ilalim ng baba ko at pinatingin niya ako sa kanya. Tia, mahinang sambit niya sa pangalan ko at tumingin lang ako sa kama. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong niya at sinulyapan ko siya bago tumingin sa mga daliri ko. Sophia, tawag niya ulit. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Mahinang tanong ko habang nakatingin sa mga shit. Ang aking ina ay nasa bahay na ito noong nakalipas na mga araw. Mukhang hindi ka nabigla o nalulungkot. Sinabi niya, mukha kang naguguluhan. Naguguluhang tanong niya at bumilis ang tibok ng puso ko. Kaya uulitin ko, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong niya ulit. Nakalimutan ko kung gaano siya kagaling. Kaya niyang basahin ang kahit sino tulad ng isang bukas na libro. Isa pang nakakatakot sa kanya. No, it's nothing. Bakit ako malulungkot? Bakit ako mag-aalala? Pinalayas niya ako at sinabihan akong hindi na niya ako anak, sabi ko sabay tingin sa baba. Nakatingin lang siya ng seryoso. Hindi ba niya mapigil ang gawin iyon? So bakit parang nag-aalala ka? Tanong niya, at mas bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkibit balikat ako. Kung may bumabagabag sa iyo, gusto kong sabihin mo sa akin. Sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Alam mo masasabi mo kahit ano. Alam ko, pero wala akong itinatago. Bumuntong hininga ako habang nakatingin pa rin sa ibaba. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Tanong niya at inilagay ang mga daliri niya sa ilalim ng baba ko at tumingin sa kanya. Siyempre, sabi ko at tumango naman siya. So I'm gonna ask you the same question you asked me. Narinig mo ba ang mommy mo kamakailan? Tanong niya at mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa robe ko para hindi niya makita ang nanginginig kong mga kamay. What are you talking about? Sabi mo patay na siya, sabi ko na pilit pinapatatag ang boses ko. Tia, tumingin ka sakin. He demanded at napatingin ako sa kanya. Ngayon sagutin mo ako, sabi niya na nakatingin sa mata ko. Nakakatawa ka, napabuntong hininga ako saka tumayo. Siyempre hindi. Sophie, mommy, malakas na sabi ni Jason habang naglalakad sa kwarto ko. I want you to bath me. Sabi niya sabay hawak sa kamay ko, at hinila ako papunta sa pinto. What about Laura? I don't want her. I want you. Nagpout siya at ngumiti ako saka siya binuhat. Alright, let's go, mabilis kong sabi. Sa ganoong paraan hindi ko na kailangang sagutin pa ang tanong ni Hayden. Pagkatapos niyang maligo ay mabilis niyang pinanood si SpongeBob. Mommy, tawag niya nang tumayo. I want cookies. He pouted at ngumiti ako na naglakad papuntang kusina. I want the big pack. Sabi niya na nakasunod lang sa likod. Kumuha ako ng isang pack ng cookies at ibinigay sa kanya. Mabilis niyang kinuha iyon at tumakbo palabas ng kusina. Tia, napatalon ako at napatingin kay Hayden na nakasandal sa frame ng pinto. I have to go. Sabi niya sabay pulupot ng braso sa bewang ko. Huwag kalimutan ang dinner bukas, ngumiti siya at nilibot ko ang paningin ko. Hindi ko sinabing yes, nakipagtalo ako. Nagkibit balikat siya, bago humulik sa pisngi ko, at tumalikod na para umalis. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Nagring ang phone ko at kinuha ko ito sa counter at sinagot ng hindi tumitingin. Hello, Sophia, narinig ko ang boses ni mommy sa kabilang linya. Mommy, pumulong ako. Anong nangyayari? Sabi ni Hayden, patay ka na. Anong ginawa mo? Calm down honey, I will explain everything pagdating ng panahon. Pero mommy, sinabi mo ba kay Hayden ang tungkol sa akin? Tanong niya na halata sa boses niya ang gulat. No, I promise. Pero tinanong niya ako, alam mo naman kung paano siya, napabuntong hininga ako. Alam ko, itago mo na lang yan.
Sabi niya, kailangan ko nang umalis honey. Mommy no, kailangan kong malaman, mabilis kong sabi. I'll call you again as I can. I love you baby. Ingat ka, sabi niya bago mabilis na ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga ako at tinignan ko ang phone ko at hinahanap ang number pero private pala. Mommy, ano ang nangyayari? Flashback. Hey, ulong ni Hayden na pumulupot sa bewang ko mula sa likod. Umiti ako. Hey, kumusta ang araw mo? Tanong ko habang sinisimulan niyang halikan ang pisngi ko pababa sa leeg ko. Kakilakilabot, napabuntong hininga siya nang tumalikod ako na nakayakap sa leeg niya. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Paano ito posible? Mahilig kang magtrabaho. Nakangiti kong sinuklay ang kamay ko sa buhok niya. Bumuntong hininga siya, sabay halik sa labi ko. Nagugutom ka ba? Tanong ko at umiling naman siya. Sigurado ka ba? Tanong ko at tumango naman siya na binuhat ako bago naglakad papunta sa hagdan. Hayden, kaya kong maglakad. Sabi ko at ngumiti siya sabay iling. Pinuksan niya ang kwarto at pumasok bago isinara sa likod niya. Naglakad siya papunta sa kama bago ako inilagay dito. Napabuntong hininga ako bago tumingin sa kanya. Nakangiti niyang hinubad ang jacket na sinundan ng suot niyang sando. Kinagat ko ang labi ko habang tinitignan ang muscle niyang dibdib at ang tato sa braso niya. Napaungol siya. Ang mga bagay na ginagawa mo sa akin. Sabi niya sabay lakad papunta sa kama. Hinawakan niya ang ankle ko at hinila ako palapit sa kanya bago pumatong sa akin. Tumingin siya sa mata ko bago ako hinalikan. Napaungol ako sabay halik sa kanya. Nilagay ko ang mga kamay ko sa malapad niyang balikat at inilipat sa dibdib niya. Napaungol siya bago hinawakan ang mga kamay ko at inilagay sa itaas ng ulo ko. Naglakbay ang isa niyang kamay sa dibdib ko. Hayden, no, stop. Napaungol ako nang kumagat ulit siya sa leeg ko. He didn't. Hayden please, sabi ko sabay hila sa sarili ko. Tinulak ko ang dibdib niya at napatingin siya sa akin. Ano? Napatingin ako sa kanya. I'm on my period. Sabi ko sabay kagat labi. Sinamaan niya ako ng tingin. At sinasabi mo sa akin ngayon. Oops. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili ko sa pagtawa. Ngayon kailangan ko ng malamig na shower. Sabi niya saka bumaba sa akin. You are not touching me while I'm on my period. Pero gusto mo bang samahan kita? Mapanuksong tanong ko sa pagkakaupo. Sinamaan niya ako ng tingin na pilit na nilalabanan ang ngiti. Umiling siya at nagpunta na ng banyo. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Kumunot ang noo ko at bumaba sa kama. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa hagdan. Pinuksan ko ang pinto at lalong lumalim ang pagkunot ng noo ko nang makita ko kung sino ang nakatayo doon. Wow! Mukhang hindi ka natutuwa na makita ako. Panunokso na sabi ni Lucas. No, nagulat lang. Sabi ko, pasok ka, dahan-dahan kong sabi. Pumasok siya at sinarado ko ang pinto sa likod. Nasa shower si Hayden, you can wait for him. Sabi ko habang naglalakad kami sa sala. Don't worry, I will just enjoy your company until my cousin comes. Nakangiti siyang umupo sa isa sa mga couch. Ang kanyang tingin ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. I tried my best nang umiti sa kanya. Kailangan kong sabihin sa kanya na nandito ka. Umisi siya. Ganyan ka kabuting asawa kaya ayaw mong mapag-isa sa ibang lalaki. Nakangiti pa rin niyang sabi sa akin. Just kidding. Umiling ako at tumalikod para pumunta ng kwarto. Bumuntong hininga ako at bumalik sa taas. When walked in the room, naglalagay na ng damit si Hayden. Nandito si Lucas. Ano ang gusto niya? Bumuntong hininga siya at nagkibit balikat ako. Sobrang weird niya. Tumango ako, at pinulupot ang mga braso ko sa bewang niya mula sa likod at hinalikan ang likod niya. Ginawa ka ba niyang hindi komportable? Tanong niya sabay talikod at pinulupot ang braso niya sa bewang ko para hatakin ako palapit. No, tinanong ka lang niya. Tumango siya at hinalikan ako sa labi bago lumabas ng kwarto. Sinundan ko siya pababa at nanatili pababa ng hagdan. Anong gusto mo? Inis na tanong ni Hayden sa boses niya. I came to talk to you. Bakit hindi mo binigay sa akin yung Sense Project? Kaya ko naman. Galit na sabi ni Lucas. Sa tingin ko si Alex ang bahala dito. Napabuntong hininga si Hayden. Ano? Pinsan mo ako. Montemayor ako. Dapat ako. Mas dapat mo akong pagkatiwalaan kaysa sa kanya. Galit na ungol niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman, narinig kong mahinang sabi ni Hayden. Sa tingin mo mapapaalis mo ako sa project dahil lang sa ikaw ang boss? Bungad ni Lucas. Hindi kita inalis sa project. Pero hindi ako ang head nito. Galit na sabi ni Lucas. Ikaw sana kung karapat-dapat ka. You never put me in head of things.
Do you think you're better than me? Because you never work hard enough to get things. You always think it's your right to have things. Pero hindi pala. You may be a member of the family but you have to deserve things while working in the company. As long as I'm the big boss, ibig sabihin habang nabubuhay ako, magsisikap ka para makuha ang gusto mo. Sabi ni Hayden na lalong nagagalit sa sarili. You are fucking asshole. Kung pumunta ka lang dito para dyan, pwede ka nang umalis, it's late, sabi ni Hayden. Napaungol si Lucas at narinig kong naglakad siya. Lumabas siya ng sala at napatigil nang makita niya ako, nanginig ako sa liwanag na pinadala niya sa akin. Beautiful wife Hayden, kaya naman sa tingin mo mas magaling ka sa lahat. All good things on your side, wouldn't want to lose your precious. Bigla siyang lumingon kay Hayden. If you want to keep your head you will keep my wife out of your problem. Umakbang si Hayden pero mabilis akong pumunta sa kanya para hawakan ang braso niya. Calm down, umulong ako, get out of my house. Napatitig siya kay Lucas. Pinandilatan pa siya ni Lucas ng isang beses bago naglakad patungo sa front door. Pinuksan niya ito at isinara ng malakas pagkatapos maglakad palabas. Napalingon ako kay Hayden, hindi ka ba masyadong matigas sa kanya? Tanong ko at umiling siya. Kailangan niyang matutunan na kailangan niyang magtrabaho para makuha ang gusto niya. Iniisip niya na deserve niya ang lahat dahil lang sa pamilya niya. Mas maganda ang trabaho ni Alex kaya deserve niya ang project. Sabi niya at tumango ako sabay buntong hininga. Okay, pero relax, mahinang sabi ko sabay lagay ng kamay ko sa balikat niya. Mas gagawa siya, pulong ko sabay halik sa labi niya. Sana nga, matalino siya, mas kaya niyang gawin kung gusto lang niyang magtrabaho. Bumuntong hininga siya, sabay yakap sa bewang ko. Nakangiti kong hinawakan ang buhok niya. I'm sure gagawin niya, pigyan mo lang siya ng oras. Bumuntong hininga siya at binuhat ako. Sapat na ang pakikipag-usap tungkol sa kanya. Gusto mong manood ng movie? Tanong ko na ikinakapulupot ng mga braso ko sa leeg niya habang nagsimula siyang maglakad paakyat sa hagdan. How about we make a movie of our own? Umisi siya at pinalo ko ang likod niya. Ano? We will film how we made Jason or Elena. Sinabi niya, napabuntong hininga ako at sinamaan siya ng tingin. Hayden, babala kong sabi. I'm not calling my son Jason. Bakit hindi? I'm not calling my son after your favorite book character. Nilibot ko ang paningin ko at binuksan niya ang pinto ng kwarto at isinara ito ng kanyang paa pagkatapos pumasok. Ibinaba niya ako ng nakangiti. I'll make you change your mind. In your dreams. Nakangiting ipinulupot niya ang braso sa akin. I love you. Sabi niya, sabay tulak ng hibla ng buhok sa likod ng tenga ko. Obviously, nakangisi akong tumingin sa taas. Kinurot niya ang bewang ko. Ow, tumawa ako. Asshole, I love you. Napangiti ako sabay halik sa labi niya. Napaungol ako na nakasandal sa upuan ko. God, pagod na ako. Mas gugustuhin ko pang nasa kama ko. Napatingin ako sa relo ko. Bumuntong hininga ako bago lumabas ng opisina ko. Ngayon ay ang teacher's parents meeting, kaya ang teacher ay maaaring makipag-usap tungkol sa behavior at progress ng mag-aaral. Gloria, aalis na ako. Ingatan mo ang mga Anderson pagdating niyan. And don't forget to confirm the shipment. Sabi ko na kinuha ang susi ng kotse ko sa purse ko. Yes ma'am, tumango siya. See you on Monday, sabi ko sabay labas ng shop. Sumakay ako sa kotse ko at pinaandar ang makina bago umalis. Maya-maya lang ay nagring ang phone ko. Hello, sagot ko sabay lagay sa speaker. How are you? Narinig kong tanong ng boses ni Hayden sa kabilang linya. I'm good. How are you? Tanong ko din knowing damn well kung saan patungo ang usapang ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa bahay ni Hannah noong isang araw? Akala ko magdi-dinner tayo, malamig niyang sabi. Inilibot ko ang paningin ko. Ikaw ang gustong mag-dinner. I never said yes. Pero hindi mo sinabing no. Malinaw sa boses niya ang pagkadismaya. Well, wag kang mag-assume. Napabuntong hininga ako na sinusubok ang pasensya niya. Darating sa point na kikidnapin kita, seryoso niyang sabi. Napabuntong hininga ako nang hindi sumagot. Nasaan ka? Tanong niya ulit. None of your business, mahinahon kong sabi. Napaungol siya, Pia, hindi ka talaga nakikipagtulungan dito. Ano bang problema mo ngayon? Walang problema, pero kung nasaan ako is none of your business, sabi ko. It is my business when you're my business. Putol niya. Don't give me an attitude or I'll hang up. Nasaan ka? Bumuntong hininga niyang tanong muli. Pupunta ako sa school ni Jason. May parent-teacher meeting. Okay,
I want to take you two out for dinner. Sinabi niya, tell me at the end of the meeting so I can pick you up. I don't know. Sinundan ko. Sophia, putol niya na halatang inis. I haven't seen you two since last week. Please stop being difficult. Fine, napabuntong hininga ako. Great, siya ay napabuntong hininga. Magkita tayo mamaya. Sabi niya at ibinaba ko na ang tawag nang hindi nagre-reply. Nakarating ako sa school ni Jason at pinark ang sasakyan bago lumabas. Nilagay ko muna sa bag ko ang phone ko bago ako naglakad papuntang entrance. Do you want to repeat that? Narinig ko ang pamilyar na maliit na boses ng anak ko. Kumunot ang noo ko at sinundan ito nang makitang hinahawakan ni Jason ang kwelyo ng isa pang bata habang ang iba ay nandoon lang na nanonood. Mas malaki sa kanya ang bata at mukhang galit. Ano ba ang nangyayari? Say I'm scared of you again. Pagbabanta niya, yung tipong nanatiling tahimik. Jason, napabuntong hininga ako, at napatingin siya sa akin. That's the only person I'm scared of. Pulong niya sa bata bago itinulak palayo, at humarap sa akin. What are you doing? Galit na tanong ko habang nagsitakbuhan lahat ng iba pang bata. He was trying to make people fun of me, he said I was scared of him. I was just showing them. Paliwanag niya. That's not a reason to fight him and threaten your classmates, mahina kong sabi. He was threatening me too, before you came, sabi niya. That is still not a reason, naglecture ako. I hope for you that your teacher have only good things to tell me, seryosong sabi ko sabay baba sa level niya at inaayos ang shirt niya. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib na nagpapakita ng galit na mukha. Don't give me that face, before I give you a reason to be mad. Sabi ko. Nakasimangot siyang tumingin sa akin. I'm sorry, mommy. Napabuntong hininga ako. We will talk about it later, sabi ko sabay kuha ng kamay niya. Halika na, sabi ko habang naglalakad sa hallway at papunta sa klase niya. Don't believe everything she tells you. Pulong ni Jason, habang naglalakad kami papasok ng classroom. Of course, inilibot ko ang paningin ko. Hello Mrs. Sanchez, great to see you again. Nakangiting nakatingin sa amin ang guro. Hi, umiti ako pabalik sa kaumupo. Umupo si Jason sa tabi ko. So, as usual, magaling si Jason sa klase. Nakangiti siyang nakatingin sa mga papel tapos sa akin. Ang tanging problema ay ang kanyang behavior, paliwanag niya at napatingin ako kay Jason na nakatitig sa teacher niya. Siya ay isang masipag at magaling na mag-aaral ngunit siya ay napaka-impulsive at madaling magalit. Karaniwang gusto niya ang mga bagay-bagay sa kanyang paraan, lalo na kapag ito ay isang pangkatang gawain. Seryosong sabi niya. Mommy, angal niya, teacher always lie. Oh and why would she lie? Tanong ko sabay bigay ng backpack niya. To have something to say to parents. Sagot niya at tinaasan ko siya ng kilay. Well as your parent, I can say that she was right, sabi ko. How are you so sure? I made you, so I know you enough. Bumuntong hininga ako sa kakinuha ang kamay niya. Stupid Hayden ruined my kid. Bakit hindi niya nakuha ang personality ko? Pinalaki ko siya for God's sake. Speaking of the devil, lumabas kami nang makita namin si Hayden na bumababa sa kotse niya. Yehey, masayang sabi ni Jason na tumatakbo papunta sa kanya. Pinuhat siya ni Hayden at niyakap. How are you? Nakangiting hinawakan ni Hayden ang buhok niya. Good. Ngumiti siya. I did really good at school. Really, that's good. I'm proud of you. Napangiti si Hayden bago tumingin sa akin ng ilang di pa lang ang layo ko sa kanya. Hi. Tahimik niyang sabi sabay halik sa pisngi ko. Umikit ako at bumuntong hininga. How did the meeting go? Same old things. Impulsive, short-tempered, demanding, doesn't the description remind you of someone? Tanong ko sabay pikit ng mata sa kanya. What did I do? Why is your mom mad? Tanong niya na nakatingin kay Jason. Apparently your son wants to be a fighter. Nag-aaway siya sa isang estudyante noong naglalakad ako sa school, sabi ko. At kung umiti ka, dudurugin ko yung ngipin mo, banta ko sabay turo ng daliri ko sa kanya. Hindi ako. Sabi niya na pilit itinatago ang ngiti niya. What happened? Tanong niya kay Jason. He was trying to make fun of me in front of people and he said I was scared of him. Paliwanag ulit ni Jason. I already told you that not a reason, sabi ko. But, no buts. I will take care of your case when we get home, matigas kong sabi. Napatingin ako kay Hayden na nakangiti.
Sinamaan ko siya ng tingin at naglakad papunta sa passenger seat. Narinig ko siyang tumawa nang pinagbuksan niya ng pinto si Jason. "Thanks for dinner, Daddy," sigaw ni Jason na tumakbo papunta sa kwarto niya. "Oh, not so fast, little boy," malakas kong sabi, "we will have to talk about your punishment." Bigla siyang bumuntong hininga bago nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Napalingon ako kay Hayden habang tinatanggal ang sapatos ko. Nakatitig na siya sa akin. "Ano?" tanong ko sabay cross arms sa dibdib ko. Nagkibit-balikat siya na nakatingin pa rin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng pagkulog. "What the hell?" pulong ko habang naglalakad papunta sa glass door. Itinulak ko ng kaunti ang kurtina para makitang umuulan, hard. Kailan nagsimula ang impyerno? Lumingon ako at nakita ko si Hayden na nakangiti. "Alam mo," sabi ko, inikot ko ang paningin ko nang hindi siya sumagot. "Gusto mo akong umalis? Wala kang pupuntahan," putol ko. "Hindi ito ligtas," dagdag ko sa paglalakad papunta sa hagdan. Pumunta ako sa kwarto ni Jason at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakita kong sinusuot niya ang pijama niyang pantalon. "Did you brush your teeth?" tanong ko pagkaupo sa kama niya. Tumango siya at lumapit sa akin at binigay sa akin ang shirt niya. Tinulungan ko siyang mag-button at inihiga siya sa kama bago humiga sa tabi niya. "Mommy," tawag ng maliit niyang boses. "Yes, baby. When are you going to stop being mad at daddy?" tanong niya at bumilis ang tibok ng puso ko. "I'm not mad at your daddy," sumagot ako. "Then why don't you marry him again?" sinabi niya. "Are you going to stop being mad at him?" tanong niya ulit. "When the time comes, are you going to marry him then? And we will live with him?" tanong niya at naramdaman kong namumuuna ang mga luha ko. "Carlos said you are not married anymore because of me, is it true?" tanong niya sabay tingin sa akin. Pinipigilan kong tumulo ang luha ko nang makita ko ang mapupungay niyang mga mata. "Who's Carlos? The boy at school? The one you were fighting?" tanong ko at tumango naman siya. Hinawakan ko ang baba niya para mapatingin siya sa akin. "It's a lie, you have nothing to do with it, it was only our fault," mahina kong paliwanag. "I love you so much. Daddy loves you, and nothing will change that. Nothing can really change your love for someone, my love for you." "Then why don't you marry daddy again?" tanong niya ulit. "It's more complicated than that. No big people want to make it complicated." Anya, basag ang boses sa dulo. Bumuntong hininga ako sa kapinunasan ng luha ko. "Go to sleep, baby," marahan kong sabi-sabay halik sa noo niya. "I love you. I love you, mommy. Your punishment tomorrow," sabi ko at umungol siya kaya napangiti ako. "Good night," sabi ko sabay lakad papunta sa pinto. "Good night," sagot niya sabay hikab. Lumabas ako at isinara ang pinto bago sumandal dito, ipinikit ko ang mga mata ko, at hinayaang bumagsak ang mga luha ko. "Kung ganito lang kasimple, Jason. Kung sana lang, sana nga." Naramdaman ko ang dalawang malalakas na braso na pumulupot sa aking sarili at hinila ako sa isang matigas na dibdib. Hindi ko napigilang yakapin siya habang hinihila niya ako palapit, at isinubsob ang mukha niya sa leeg ko. "Kung ganito lang sana kasimple." At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.